CRB, question pala sir. Haha, big deal ba dyan? Yung may mga visible na tattoo sa work? Sa Pilipinas lang naman, i-judge ka by the way you look eh, di ba? Kung matapa ka, kung payat ka, kung maputi ka, maitim ka dito, hindi. Kasi racist yun. Discrimination. It's a big no-no here, guys. Unang-una kasi, hindi naman, it doesn't define you as a person. Pangalawa, yung performance mo naman, hindi nakadetermine sa tattoo mo. So, di ba? It's 2021. Hey guys, it's Vince. So, kamusta naman kayo? Today, ano ba? Magano ako, may assignment tayo galing kay Commander. Magiging hardenero ako, kaya papakita ko sa inyo. Magtatanggal tayo ng mga weed. Hindi yung weed na ano ha, yung pinagbabawal. Yung weed na ano, mga halaman. Yung mga pangit na halaman, papakita ko sa inyo. Paano ko tatanggalin gamit yung mga nakuha naming tools from Amazon. At kung bago ko sa channel na to, welcome to my channel. My name is Vince. I'm a Filipino YouTuber dito sa US. So, yun nga, gumagawa ako ng mga Buhay America Vlogs. So, I hope masuportahan mo tong channel na to by clicking the subscribe button at yung notification bell para updated ka every time may bago kong upload. Bago tayo lumabas, bilang tirik yung araw, ako ay mag-sunblock muna. Sabi ni Commander, wag daw kalimutan mag-sunblock. And today, we're gonna use Neutrogena Ultra Sheer Dry Touch Sunscreen with SPF 100 Plus Broad Spectrum. Ayan, so sabi dito, it's lightweight, clean feel, ganyan, para protektado tayo from the sun. You know, kailangan alagaan ng ating cooties. Noon. So, buong katawan ba? Para sure. Sure win. Diba? Clean and lightweight. Teka lang. Pati sa face, syempre. Parang magbibitch lang eh. Okay. Tara, buksan natin ang garahe kasi dito ako magmumula. Ayan, nandito na ako sa labas. Wait lang, shades lang tayo para kompleto yung look. Wow, nagpakit lang pala eh, no? So ito, papakita ko sa inyo yung mga weed na sinasabi ko. So yan yung mga grass, diba? Pasensya naman, patay yung grass. Huwag kayo magalala, bubuhayin ko yan. Ayan, no? Gaya nito mga to. Dahil sobrang tirik ng araw, tapos bihira lang din madiligan. So kapag inano ko siya ng lawnmower, nandun pa rin yung root niya. So ang gagawin natin is bubungkalin, hindi naman bubungkalin, kukunin natin talaga up until sa roots. Ayun, ang dami, tingnan nyo. At hindi siya maganda tingnan. Ito pa nung mulaklak po. Ayan, yung mga yan. Yung sinasabi ko. Tapos, ito pang mga to, guys. So, yan yung mga kukunin natin. Kasi, you're not invited. Wow. Ayun, no? Tingnan nyo. Bihira. Yung mga yan. Diba? Ito, grabe. Ang laki nyo na. Ang bisan lumaki. Ito, yung mga yan, oh. Yan. Ito, mas mataas sa pinakahalaman namin. So, weed to, guys. Tatanggalin natin yung mga yan. Okay, tapos, meron kaming nabili na weed puller sa Amazon. So, yan, papakita ko sa inyo. Ganito yan. So, kapag nabauna sa dun sa may lupa, yan, oh, ganyan, oh. Parang claw machine. Point. Yan, ganon. So, para hindi ganon kahirap. Mahirap lang kasi kailangan kong diligan muna para lumambot yung lupa, and then ipupul na natin isa-isa. Papakita ko sa inyo. Tara. Ito yung sample lang nakuha natin.
So ayun guys, natapos na ako. Grabe, ginabi na ako. Yan. Ang hirap pala nun. Grabe, kanina tumigil ako saglit. Hindi ko na pinakita syempre kasi grabe, sobrang tirik nung araw. Pahinga muna ako kasi bumilis ang tibok ng aking puso. Wow, in love. Hindi, pero seryoso, kala ko atakayin ako run eh. Kaya pahinga muna ako. Minum akong tubig yun. Tapos nung umokay na yung pulse, I mean yung heart rate ko, bumalik ako. Ngayon kita nyo naman, nilabas ko na yung basura. Kasi today is Sunday and Monday yung collection ng basura dito sa amin. Monday morning or tanghali. So yun, bukas na yan, kukunin syempre. Pagod ako, tapos wait lang, ako yung mag-aayos at tayo ay magsasagutan. Ayun. Pagod. At dahil sipagsipagan ako ngayon at nandito na ako sa labas, na ganoon na rin ako. Diba ang ganda talaga nyo? Nagdilig na ako ng mga halamanan namin. So ayan, amazing. Kala ko, tamo, first timer ko kaya mag ano, halaman na halaman. Nabuhay na naman ang aking mga lavender. Naks, ang bango-bango nito guys, promise. Tapos ito ay, ano nga tawag dito? Vinca. Yan, vinca. Buhay na din sila. Amazing. And itong mga petunia na naman, sobrang ganda. Ganda oh. Yan, mga vinca na naman. Itong daylily ay deads pa din siya. So, nasa ICU pa rin siya guys. Ewan ko kung ganyan talaga. Oh, bumukas na yung mga pailaw ni Mayor. Bilang gabi na nga. Yan. Tapos mayroon pang lavender doon. Hindi lang masyado makita kasi madilim na. Ayan. Tapos ito, ayan o. Pumunta na yung ano, share ko lang. Pumunta na yung Julie. Julie yung name ng parang agency dito or yung organization na nag-i-inspect bago ikabit yung fence. Gaya nun. Kasi ganun din yung fence na ipapakabit namin. And same provider. Mga linya yan. So ano daw, caution. Ano sabi? Buried natural gas line. So, ibig sabihin bawal sila maglagay ng something dyan kasi baka tamaan yung natural gas. Ayan. Tapos meron ding mga pasensya sa mga patay na halaman. Bubuhayin ko yan. Huwag kayo mag-alala. Tapos ito, mga red, mga linya rin yan. Ibig sabihin, ano sabi? Yan, ComEd, yung parang Meralco nga, underground electric facility. So, bawal siyang galawin or bawal magdig ng kahit na ano kasi kung matamaan, you know, mas may kuryente, mga kuryente. And yung isang flag na yon ay yung para sa aming AT&T na internet. Ayan. O, di po nga. Tingnan mo. Yung sa kanya, yung sa kapitbahay namin, medyo boy-boy pa yung sa kanya. Sa akin talaga. Ewk. Manda kayo guys. Competitive, no? Bubuhayin ko ulit yung sa akin. Kita kits at magsasagutan tayo. Oh, hindi kinakaban ako. Mabibili ko yata siya. Yung PS5, please. Para akong gagawitan naman ako. Pay now. Sabi ko pay now eh. Ano ba? OMG, nanginginig ako guys. Sorry. Pikit mata ko. Oh my god, nabili ko. Shit. Hard work, wow. Refresh lang ako ng refresh. OMG. Ipavlog ko kaya yun, yung paano ko siya nabili. Wow, kala mo naman gamer. Wala ka, nabili ko. Ayan na. Pero bundle siya. Pero okay lang. Kaya medyo mahal. Ang ano niya, kapag PS5 lang, $499. Pero may kasama siyang NBA. Tsaka, yung ano tawag dito, ano, Ghost of Tsushima. Tapos may ano na siya, $50 gift. GameStop. Shit, oh my god. Wait, tatawag ko kayong tropa natin kasi bibili rin siya. Oh my god. Hala, grabe. Alam niyo naman, grabe talaga. Parang 3 weeks na akong or isang linggo, isang buwan na nga yata ako nag-refresh everyday ng website. Makabili lang. No joke talaga. Para sa iba, OA to, pero sa mga mahiling maglaro, OMG. So, mayak. So, hindi ako pwedeng tumigil sa pagkukulab sa mga brands kasi para mabayaran to. OMG. Hey guys, it's Vince. Welcome back to my channel. Para sa mga bago dito sa channel na to, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So, gumagawa ako ng iba't ibang videos about my life here, yung mga buhay Amerika na content. So, kung ganun yung mga content na hinahanap mo, or kahit hindi, sana masuportahan mo tong channel na to by clicking the subscribe button and yung notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. So, huwag na natin patagalin pa. Sagutin na natin yung mga napili nating comments from the last video. Game!
Christina Rojas, hi Sir Vince, nakaka-enjoy talaga manood ng vlogs mo. Isa ako sa mga tinama ng COVID ang US petition. Yung tipong 10 years mo inantay tapos nung finally na-approve na siya, natapat naman sa COVID. Sana mabigyan na kami ng interview date. Anyways, with your videos, we are able to live our postponed American dream. More shopping videos please, like yung post-COVID. Thank you. So, thanks sa comment, Christina Rojas. First of all, ito yung sasabihin ko sa'yo, huwag ka mawawala ng pag-asa. So, na-postpone man siya ngayon, isipin mo na lang, at least, tuloy-tuloy pa rin sa hindi naman siya yung parang na-postpone for good, di ba? So, always look at the brighter side. Join mo na lang muna yung stay mo dyan kung nasaan ka man. Yun, pupunta ka rin naman dito, kaya tiwala lang. About naman dun sa mga shopping vlog, sige, tatry ko dalas-dalasan kapag lumalabas ako. Pero kasi, normally, kapag lumalabas ako, nagmamadali ako palagi. Kaya, lately, hindi ako nakakapag-vlog sa labas. Pero sige, tatry natin yan. By the way, bibilisan ko lang guys, ha? Parang mag-wrap na naman tayo para hindi masyado mahaba. Gunners Photographer, grabe, ubusan ng PS5, haha. Uso rin ba dyan yung mag-hoard mga tao ng console? Dito uso kasi. Tipong ubusin lahat ng stock tapos 30% ng price sa marketplace. Vince Pro, di okay lang ba ask if wife mo sa hospital or facility nag-work? So, the nurse photographer yung sa PS5, uso rin dito yung bro. Yung mga reseller, di ba meron yung ginagamit ng mga bots eh. Yun yung sa basta application sa tapos parang automatic na ano, sila kagad yung nakabili ng mga PS5. Kaya, heist! Anyway, so uso rin siya dito. Yung price nga ng disc version is $499, tas nakikita ko binibenta sa marketplace. 700, 750, so ganun yung tubo nila, almost double, kaya abangers lang tayo kasi medyo malaki yung tubo nila eh. So ngayon si wifey nag-work as psych nurse or psychiatric nurse, pero she used to work sa nursing home, so yun. Razel Sinining, hi Sir Vince, hello, pa-shoutout po from Sarangani here, wow, Sarangani. Shoutout to you, Razel Sinining from Sarangani, hello. Sir, bala ko sana mag-apply sa company na pinagtatrabuhan nyo after ko makapag 1-year internship. Pero NYC po na location. Since sa NYC din po ako mag-internship. Share ko lang po, nagbibigay po ba ng immigrant visa yung company nyo po? Sa company namin, I don't think nag-sponsor sila ng immigrant visa. Pero naku, meron ako nakita recently kasi nagtitingin lang din ako sa LinkedIn. May nakita ako nag-sponsor ng H1B. Nalimutan ko yung pangalan ng kumpanya eh. Pero more on ano din, accounting, finance, mga ganun. So don't worry, Razel Sinining. Sige, i-send mo sa akin yung resume mo kapag nandito ka. Let's see kung, I don't know. Pero currently wala akong alam na nag-sponsor ng immigrant visa for us. Siguro H1B, may mga nadaanan akong ano, sa LinkedIn. Kaya tingin ka rin para ano, double the chances of winning, di ba? Gab Castro, thanks man. Big help to sa mga nurses who's gonna migrate soon dyan and also yung mga daily routine vlogs mo. Akala ko natabunan na yung post ko. Ha? Ba? Siyempre hindi, bro. I rarely subscribe and interact sa YouTube pero para kang mga tropa ko na sa Pinas. Talaga po. Anyways, I'm recommending your info vlogs to my colleagues para may reference kami what's like living dyan in a Baguettes / Gopings. Perspective. I hope that helps you as well. Yeah, for sure. Definitely, bro. Cheers, bud. Forwards and upwards. One love. Ja love, bro. Carla Dayaw, anong oras ka nagigising? Bakit feel ko ang dami mong ginagawa sa isang araw at day in a life? The complete version naman. Para kasing 43 hours dyan sa inyo eh. Sorry, nakaps. Nag-user comments ako. Just kidding. Samog ka ba, Carla? Ano to? Hindi ko gets. Nag-user comments. Ano yun? Oo, busy tayo dito dati, di ba? After work. By the way, guys, si Carla, ito, ano ko to eh. Previous coworker ko dun sa dati kong work. Malamang previous nga, ano ba? Redundant. So, dati, ano kami, ano ba? Parang chill, sobrang laid back kasi kami sa Pinas. Masaya, yun yung nakakamiss kasi iba dun eh. Basta dito kasi puro trabaho lang, guys. Ewan ko ba? Alam nyo yan, basta kapag meron kayong mga kapamilya sa ibang bansa, gano, alam nyo yun, puro trabaho lang, ibang-iba sa Pilipinas. I swear. Carla Dayaw ulit. Hoy, naaalala ko yung piso sa ilabang days natin sa office. Oo, kasi alam ko marami makaka-relate dito, 'di ba? Kapag merong seat sale sa mga Cebu Pax, sa Air Asia, sa mga, 'di ba? Abangers lahat. Eh kami, ano kami, mid-shift kami yung work namin parang 4 to 1, 3 to 12 ng ano ah, ng 3 ng hapon ng 12 ng madaling ng gabi. So normally ganun yung seat sale, 'di ba? So bago kami umuwi, nag-search kami ng ano ng piece of fare. So yun, maraming makaka-relate dito lalo sa mga naka-mid shift at night shift sa work. Naalala ko nakapag CDO pa kami dito kagaya, 'di ba? Oro na ganun mo white water rafting. Ang daming sinasabi pero yun, Carla, thanks sa comment. Jan Aniseto, hi Sir Vin, salamat sa pagsagot ng mga tanong. Kaya nga.
At dahil doon may tanong na ulit ako eh, sana masagot mo ulit. Nasabi mo kasi same time na before stage 4 ng processing kayo nagpakasal. Ask ko lang, number 1, pagkapasan nyo ng stage 4 na docs, ilang months yung binilang nyo bago nakarating si Esme mo dyan sa US? Premium ba siya or ordinary processing? So, premium processing kami. So, sa USCIS yun. Kasi di ba pag sa NVC, wala siyang premium processing. Yun yung ordinary. Meron nga kaming immigration lawyer. Siya yung nag-process nun. So, premium processing siya. Tapos ang nangyari nun, since kasal na kami, inad na lang yung name ko. So, tinanong ko kasi siya, na-process na pala lahat, pero naka-premium nga kami, tapos inad na lang yung name ko. Gets? Number 2, and baka sakali, wala kasi ako makita ng vlogger na Pinoy na engineer dyan sa US. Hehe, baka sakali may kakilala ka. Naku, wala akong, may kilala ba akong engineer dito? Wala akong kilalang engineer dito, sorry. Kung may mga viewer ako na merong engineer dito, please comment down below para matulungan natin si Jana Niseto. Ask ko lang, madali ba makahanap ng work ang mga engineer dyan? And need ko ba talaga kumuha ng FE exam para makapag-work? Power of netizens! Comment down below. Yan muna sa ngayon. Hey, salamat Sir Vince. Keep safe. God bless. Jan Aniseto, thank you sa comment. I hope sana may makasagot ng question number 2. Honey Lorente, hello Sir Vince. Gusto ko lang po magtanong kasi may nababasa ko online at naku-curious yung iba about sa H-1B visa. Mga full-time job lang po ba ang susponsoran ng employer or meron din for part-time job? Good day and more work pa! Based sa alam ko talaga at sa experience ko, yung mga nakakakuha ng H-1B visa is full-time. Wala akong kilalang nakapag-H-1B visa tas part-time lang. So guys, kung mayroong ulit nakakaalam dyan, comment down below para matulungan natin to si Honey Lorente. Next is si, hindi ko maintindihan kasi Chinese. Pa-shoutout po sa next vid, pero tatagalog, di ba? Pa-shoutout po sa next vid, Idol. Haha, and tanong ko lang po, malaki po ba ang sahod ng isang web developer or software engineer dyan sa US? Bala ko po kasi kuning course ay IT. Lagi po ako nakasubaybay sa inyo. Keep safe po, chanchong NJ! So, oo, alam ko malaking swelduhan ng mga web developer at software engineer dito. May kilala ako. Malaki sweldo niya, hindi ko alam, parang doble yata ng sweldo. So yun. Next is Arch. Kuya Vince, kapag na-aprobahan po ba yung petition for immigration or immigrant visa, dapat po ba mag-migrate agad or pwede kahit after ilang months or years for those having second thoughts of migrating or changing citizenship? Thanks, your vlogs are so informative and entertaining at the same time. Kudos to your channel. Thank you so much, Arch! So ito yung sasagutin ko, personal opinion ko. Muna, bakit ka magkakaroon ng second thoughts kung magma-migrate ka, diba? Hindi mo naman ipapaprocess yun kung meron kang second thoughts. Kasi unang-una mag-gastos siya. Tapos, ayun, wala lang. Yun, bigla ko lang naisip kasi sabi mo, if you're having second thoughts of migrating or changing citizenship, feeling ko hindi ka aabot sa point na magma-migrate ka na na-approve na yun, tapos magkakaroon pa ng second thoughts. Kasi dapat at that point, sure na sure ka na. Pero anyway, sagutin natin to. Pwede ba kahit after ilang months or years, pag daw na-approve na yung ano, yung visa? Nakasulat sa visa kung kailan yung mag-expire. So, dapat bago ma-expire, nakapasok ka, nakatungtong ka na dito sa Amerika. Kasi kapag hindi, wala na. And normally, months lang yun. Hindi siya parang ilang years na valid. Kasi sa akin, parang, if I'm not mistaken, parang 4 months validity kailangan. Parang ganun lang yata yung sa akin eh. Parang within 4 months kailangan makalipad na ako. CRB, question pala sir. Haha, big deal ba dyan yung may mga visible na tattoo sa work? Makaka-affect ba sa pag-apply ng work or dito lang sa Pinas issue yung may tattoo? Siguro for some companies sa Pilipinas, ha, hindi sa Amerika, sa Pilipinas issue pa rin yung tattoo. Pero ako naman, I've had this simula pa lang graduate ako ng college, parang 2012 ako graduate, parang, well, 2013 after a year. Nagpatato na ako. Never naman ako nagkaroon ng problem. Though, meron pala once na parang na-call out ako because of this. Pero hindi man ako tinanggal. Pero pangit lang siya sa feeling. Kasi alam ko rin yung feeling mo. Na gano'n mo nakakatakot, ganyan. And I remember pala, tama ka, sa Pilipinas, medyo issue sa iba't ibang sa ibang companies, maybe. Meron akong na-interviewan, kilalang bangko sa Pilipinas, hindi ko napapangalanan. Pero hindi ako nag-work doon, huwag kayo mag-alala. Tinanong ako if I have any piercings, body piercings, or tattoos. Yun, hindi man ako natuloy doon. Thankfully. Kasi ang aanuhin ko lang naman, ang kagandahan dito pala, by the way, sa Amerika, hindi siya issue. Meron akong kilalang nurse, marami akong kilala actually na may mga tattoo. Unang-una kasi, hindi naman, it doesn't define you as a person. Pangalawa, yung performance mo naman, hindi nakadetermine sa tattoo mo. So, di ba? It's 2021. Answer your question, hindi siya issue dito. Sa Pilipinas lang naman, i-judge ka by the way you look eh, di ba? Kung mataba ka, kung
payat ka, maputi ka, maitim ka dito, hindi, kasi racist yun. Discrimination. It's a big no-no here, guys. Stock market, akala ng iba, pag napunta ka dito sa Amerika, maganda na ang buhay. Totoo yun, kasi akala nung iba, yun nga, inulit ko lang sinabi, pag pumunta ka dito, ang ganda ng buhay, $40 kinikita. Tapos kapag kunyari umuutang sa'yo, ganyan, hindi mo napagbigyan, ikaw pa yung masama, ikaw pa yung madamot. So, wala lang, nakakalungkot lang din kasi mahirap din ang mabuhay dito kasi gaya niyan, ang kagandahan sa pag nasa Pilipinas ka, marami kang tatakbuhan. Dito kapag kunyari nawalan ka, you're on your own. Gaya kunyari sa amin, halos lahat ng family namin talaga nasa Pilipinas, paano na lang, 'di ba? Knock on wood, may ano, pero I don't know. So yun lang yung mga sasagutin natin comments today, guys. Sa lahat ng mga nagpadala ng comments sa last video, maraming salamat. Shoutout sa inyong lahat. Hindi natin nasagot lahat, pero ganun lang tayo palagi. Pipili tayo ng i-comment kasi mahirap. Hindi kayo ng powers, guys. Pero maraming salamat, na appreciate ko. So kapag nanonood ka pa rin sa puntong ito, ibig sabihin tinapos mo, maraming salamat. At kung meron kang katanungan sa kahit na ano, comment down below. Don't forget to give this video a thumbs up and share this video sa mga kilala nyo. Don't forget to follow me on my social media accounts, and I will see you on my next video.